Isang lalaki sa Isabela ang naaresto dahil sa paglabag sa election gun ban. Alamin ang mga panuntunan sa umiiral na election gun ban at mga checkpoint sa News to Go ni Jay Sabale. Alamin niyan sa News to Go. Noong January 6, 13 ang patay sa checkpoint na nauwi sa madugong enkwentro sa Atimonan, Quezon. Isa sa mga sinisilip ng otoridad ang posible umanong paglabag ng mga pulis sa mga alituntunin ng checkpoint. Kaya sa paglalagay ng mga checkpoint sa iba't ibang lugar sa bansa, kasabay ng umiiral na election gun ban, may paalala ang Commission on Elections. Dapat may karatula ang bawat checkpoint kung saan nakalagay ang mga pangalan ng PNP commanding officer at election officer sa lugar. Dapat din daw nababasa at nakapwesto ang karatula sa maliwanag na lugar. Naka-complete uniform ang mga pulis at makikita ang otorisadong police vehicle. 10 segundo lang dapat ang itatagal ng inspeksyon. Hindi pwedeng buksan ang truck o compartment ng sasakyan at hindi rin maaaring pababain ang motorista. At least po lahat, safety tayo. Maganda may checkpoint, lalo nakamotor ngayon, marami nakamotor na ano. Oo, riding in tandem. Operator lang, pero walang problema. Sir, hindi ba kayo kinakabahan sa ganitong setup? Hindi ba kayo kinakabahan? Hindi naman. So walang tinatago, walang kinakabahan. Ayon sa COMELEC, walang dapat ipangamba ang publiko. Hinihiling namin sa publiko na unang-una, huwag kayong mangamba sa mga checkpoint. Pangalawa, huwag tayong maging unnecessarily combative, no? Easy lang. Things will go very smoothly. Relax lang tayo and this is being done for everyone's safety rin naman po. Maari raw magreklamo sa COMELEC ang sinumang makararanas ng pang-aabuso sa checkpoint. Sa Tagbilaran City naman sa Bohol, sa pangunahing kalsada, nakapwesto ang checkpoint. Ayon sa Bohol Police, bukod sa mga checkpoint, magdaragdag din sila ng mga pulis lalo na sa mga matataong lugar. Sa Luwag City, Ilocos Norte, hindi nakalulusot ang mga dumaraang motorista sa pag-inspeksyon ng mga pulis. Karamihan sa mga nahuhuli ay mga motoristang walang dalang lisensya. Sa Kawayan City, Isabela, isang lalaki ang nahulihan ng kalibre 38 baril at mga bala. Sinampahan ang reklamong paglabag sa gun ban ng may-ari. Babala ng COMELEC, ang sinumang mapapatunayang lumabag sa gun ban, maaaring makulong ng hanggang 6 taon. Magkakaroon ng mga checkpoint hanggang sa pagtatapos ng election gun ban sa June 12. Jay Sabale, GMA News.